Hello guys, magandang tanghali po to everyone. Okay, gusto ko lang po muna ipakilala yung sarili ko kasi yung mga first video ko po hindi ko na-introduce yung sarili ko guys, so sobrang excited kong gumawa ng aking first video sa YouTube. Okay, bilang isang new YouTuber or new blogger, kailangan ko munang ipakilala yung sarili ko. Okay, my name is Evangeline Palay, pero para maiksi, tawagin nyo lang akong G Palay. Sorry guys. 45 years old, tubong Bayawan, and capital city ko po is Dumaguete City, Negros Oriental. And as a 45 years old, I'm so proud of that dahil meron po akong dalawang anak na binata guys. My panganay, he is 22 years old this coming Feb 28, kaya advance happy birthday to you anak and enjoy your life. He is in Bohol now, he's studying marine engineering guys, kaya good luck sa iyo anak, study hard. And the youngest naman is, he is 18 years old and graduating grade 12 this year. I love you, anak. Okay. Actually, guys, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano mag-adjust or to communicate sa inyong paano mag-adjust na malayo ka sa inyong sariling bansa. And how to communicate your employer. Okay. Andito po ako sa bansang Taiwan, guys. 8 years na ako dito. Nagkatrabaho ako bilang isang caretaker or caregiver. Meron akong pasyente na 96 years old na siya next month. 96, pero sobrang lakas niya pa, guys. Napaka-healthy dahil vegetarian siya. At saka, mabait yung mga naging employer ko dito. Super okay ako dito. Wala akong problema sa food. Napakagalante nila sa food. Tapos, kahit anong oras o anytime kung pwedeng lumabas or mag-day off, is pwede sa kanila. Wala silang reklamo. Pero, ako lang yung umaayaw, guys. Kasi kailangan kong magtipid at kailangan ko ng money. Okay, guys. Okay. Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-adjust bilang isang OFW. Speaking of adjust, guys, is bawat isa naman sa atin kanya-kanyang feelings or how to adjust na malayo sa pamilya or malayo ka sa sarili mong bansa. Sa akin naman, guys, is ang ginagawa ko na lang para hindi ako gaano ma-homesick, pinupukos ko yung sarili ko sa trabaho ko. Para hindi ako gaano makapag-isip na paano na yung mga anak ko, malayo ako sa kanila, sa pamilya ko, sa friends ko, or whatever. Ang ginagawa ko na lang is, araw-araw, guys, talagang pinupukos ko yung sarili ko sa trabaho ko. Yung mga dapat kong matutunan is pinag-aaralan ko para makaiwas ako sa homesick. And then, how to communicate naman sa inyong employer, guys? Well, nasa inyo naman talaga yan kung paano kayo makipag-communicate kahit gaano pakasama yung maging employer nyo, yung nasa paligid nyo, kailangan talagang makikisama, matuto kang makisama. Kasi pag wala ka noon, ganyan, guys. Walang magandang mangyayari sa buhay mo na nasa ibang bansa ka. Okay, i-share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa Taiwan. Ang pinakaunang worst day ko dito is yung pakipag-usap sa aking employer, guys. Just grabe yan. Yan talaga ang pinaka-problema ko sa lahat. Halos dugo-dugo, bleeding yung nose ko sa kanilang language, guys. Sobrang hirap ng Mandarin language and nahihirapan talaga ako. Feeling ko yung mga kaharap ko nung first day ko dito, yung mga ibon sila, guys.
Kahit kunti, wala ako natutunan. Hindi ko alam, hindi ko naintindihan yung salita nila. Sabi ko, ano ba naman to sila para mga ibon ko magsalita. To sobrang bilis na hindi ko maintindihan. Sobrang hirap ng Mandarin, guys. At ito pa, kailangan mong matutunan kung paano magsalita ng Mandarin. And the other one is, you need to learn how to speak Taigi. Taigi is yung language na ginagamit ng iyong pasyente, guys, bilang isang caregiver dito sa Taiwan. Nagiging dalawa na yung language na kailangan kong pag-aralan, guys. Grabe. Sobrang nakaka-stress. Doon ako na-stress, hindi sa trabaho, sa language. But anyway, tapos na tayo dyan. Ang next naman, ano ba yung may message na dumarating sa screen? Next naman is yung kung paano ka makikisama sa iyong employer. Hindi ko nakakalimutan yung turo sa amin nung training na ang una mong pakikisamahan is yung employer mong babae. Kasi kahit gaano yan kabait yung employer mong lalaki, guys, huwag mong gaano namnamin yung kabaitan ng ugali ng employer mong lalaki. Kasi useless yan kapag yung employer mong babae magagalit sa'yo. So, ang mga babae kasi dito, guys, is for me, talagang mahirap pakisamahan yung mga ugali nila. Ang bilis nila magalit, tapos kunting maliit lang na diferensya, maliit lang na bagay kapag hindi ka natututo sa mga sinasabi nila, galit na. Tapos once na nagagalit sila sa'yo, parang feeling nila lahat na lang ng ginagawa mo mali na para sa kanila. Kaya lagi na lang bow ng bow sa pagbago ka pa lang. Pero huwag naman dire-diretso kasi hindi na maganda yun, guys. Okay. Then, ang next naman is yung klima dito. Naninibago kayo sa klima kasi sobrang iba talaga sa atin sa Pinas. Pero yung madali na lang gawa ng paraan yun, guys, yung klima. Magpatong-patong na lang kayo ng suot ng damit, okay na yun, sapat na yun. Magpakikisama lang ang kailangan. Kailangan mahaba at marami ka talagang pangunawa sa iyong sarili, sa paligid mo. Kasi kapag mahina yung pangunawa mo at saka yung pakikisama mo, talagang mapapalipat ka ng employer, guys. Ang dami talaga dito yung mga baguhan, karamihan mostly, na yung hindi tumatagal, nagre-reklamo, bumabalik na sa agency kasi nga ang hirap pakikisamahan ng mga naging amo, naging employer na babae. Dagdag pa yung alaga mo, guys. Diyos ko. Minsan, mostly talaga dito yung caretaker or caregiver. 24 hours yung trabaho kasi yung mga pasyente minsan, may mga pasaway ang mga matatanda dito, guys. So, hindi natutulog sa gabi. Tapos, pagdating naman ng araw, gising pa rin, buhay pa rin yung diwa nila. Ang hirap makisama sa mga ganun, pero kailangan mong gawin dahil trabaho ang hanap mo at saka kailangan mo ng datong para sa pamilya mo, guys. So, laban lang, kabayan. And then, ang sunod naman, guys, is yung dito actually, guys, yung trabaho ko dito bilang isang caregiver. Hindi po ako yung caregiver na nasa dalawang klase kasi ang caregiver dito, guys. Caregiver na nasa nursing home or hospital. Or yung caregiver na home base. Ako po ay nasa home base caregiver. So, halos 24 hours yung trabaho kapag gaganon. Depende na lang sa magiging amo mo, guys. Kapag nursing home naman na caregiver, talagang meron ka talagang day off. Once a week, meron isa or dalawa ang day off mo. Tapos depende kasi meron kayong shifting. Hindi compare dito sa home base caregiver na talagang nasa bahay ka lang. Yung pasyente mo is nasa bahay. Tapos medyo, ang pagkakaiba lang ng nursing home, guys, is isa lang yung pasyente mo dito sa bahay. Pag sa nursing home ka, sobrang dami ng pasyente mong aalagaan. Tapos, ang dami mong pakikisamahan. May iba-ibang lahi. May Indonesian, may Vietnam, may Thailand, may Taiwan. So, ang dami mong pakikisamahan. Tapos,
hindi kayo libre sa food. Magkailangan nyo mag, yung sahod nyo ikakaltasan doon sa food, sa dorm. So, hindi rin siya buo. Pero malaki pa rin siya na sahod nila, guys, kasi meron silang overtime. Tapos yun, sa amin naman, may overtime ni kami yung Sunday kasi namin, guys. Kapag hindi kami magdi-day off, sa isang buwan, may 4 Sundays, binabayaran yun ng employer na overtime. So, yun na yung pinaka-overtime namin. In 1 month, meron kaming 4 Sundays na overtime. And then, yun lang, guys. Ano pa ba? Hindi ko na maalala yung ibang i-share ko sa inyo. Next video, guys, paki-share na lang. Paki-comment na lang dyan sa down below kung mayroon kayong gustong itanong dahil i-share ko po sa inyo. Okay, guys. Medyo mahaba na yung video ko. Thank you for watching. See you next time. Bye!